Nakauna-una ang pagkakataon ay hybrid o magkahalong online at face-to-face ang naging setup ng General Conference session ngayong taon. Kaya naman malaki ang ginampanang bahagi ng Digital Evangelism Initiative o DEI team bilang technical at iba pang support sa malaking kaganapang ito ng Seventh-day Adventist World Church. Ang kanilang paglilingkod nasa balita ni Jackson Claudio. Sa pambihira at kauna-unahang pagkakataon nga ay sinagawa ng Seventh-day Adventist Church ang kauna-unahang hybrid GC session nito. Sa pangunguna nga ng Digital Evangelism Initiative, sa pumuno pa rin ni Project Manager HR Brother A. Sintos at mga pangulo mula sa konferensya, sa katauhan nga ni Pastor Sam Nieves ay nabuo ang isang task force para sa GC session ngayong 2022. Ang naturang GC Session Task Force nga ay kinabibilangan ng mga individual na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo at gayon din iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ang pangunahing layunin nga ng grupo ay upang mapanatili at masigurado ang mga bawat updates at komento at mga resulta ng buong proceedings ng kasalukuyang ginaganap nga ay ika-61 GC Session sa St. Louis, Missouri, USA na may tamang Get Involved, Jesus is Coming. Isang makasaysayang pagganap nga ang sinasagawa ng General Conference Session ngayong quinquennium sapagkat ito ay ginanap nga sa kauna-unahang pagkakataon ang hybrid platform o ang face-to-face at virtual system para makadalo din ang iba pang mga kapatiran makapasan man sila sa buong mundo. The DEI team stands for the Digital Evangelism Initiative and it's very important. We have brought this team together. They have been working with us, I read, for years and now especially through the GC session, we definitely needed this team together. Nagkaroon nga ng malaking bahagi ang iba't ibang mga kapatiran sa buong mundo, particular ang DEI or Digital Evangelism Initiative na siyang nagmamanage mismo ng mga kaganapan at bawat deliberasyon sa naturang session sa Amerika upang maipahatid ang bawat kaganapan sa mga kapatiran sa buong mundo sa pamamagitan pa rin ng social media. Ang nagiging role ng DEI sa kasalukuyang ginaganap na GC session ay kami yung nagiging backbone ng production team. Meron tayong dalawang team ngayon, ang pastoral care unit o ang community management, na sila yung responsable sa pagsasagot sa ating social media channels. At pangalawang team naman ay ang ating digital production unit. Sila yung responsible sa pag-create ng content kung ano man ang mga nangyayari doon ngayon sa GC session, sa site. Kailangan nila itong ilabas at gawa ng content. Naka-in-house nga ang 21 digital missionaries sa NPUC headquarters, kabilang ang Community Management Unit, Digital Production Unit, Designer Team, at Scheduler Team upang masigurado at pamanatili nila ang bawat latest updates at mga resulta ng buong proceedings nga at mga live comments mula sa social media accounts ng buong Seventh-day Adventist Church. Patuloy ngang isasagawa ng DEI team ang mga gawain ito upang patuloy na maihatid ang bawat bagong kaganapan sa kauna-unahang hybrid session at gayon din ang mga pastoral care sa bawat kapatiran sa buong mundo. Naghahatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa NPUC Headquarters, Jackson Claudio, para sa Hope Today, NPUC News.